Ika-25 ng Hulyo, Huwebes, ang kapistahan ni San Santiago Apostol. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Lumapit kay Jesus ang ina nina Jaime at Juan kasama ang dalawa niyang anak at lumuhod sa harap niya para makiusap. Tinanong siya ni Jesus, "Ano ang ibig mo?" At sumagot siya, "Narito ang dalawa kong anak. Iutos mong maupo ang isa sa iyong kanan at ang isa naman sa iyong kaliwa sa iyong kaharian." Sinabi ni Jesus sa magkapatid, "Hindi niyo nalalaman ang inyong hinihingi. Maiinom niyo ba ang kalis na iinumin ko?" Sumagot sila, "Kaya namin." Sumagot si Jesus, "Totoong iinom din kayo sa aking kalis, ngunit wala sa akin ang pagpapaupo sa aking kanan o kaliwa. Para iyon sa mga hinirang ng Ama." Nang marinig ito ng sampu, nagalit sila sa magkapatid. Kaya tinawag sila ni Jesus at sinabi, "Alam niyo na sinusupil ng mga nagahari ang kanilang mga bansa at inaapi ng mga nasa kapangyarihan. Hindi naman ganito sa inyo. Ang may gustong maging dakila, siya ang maging lingkod ninyo. Ang may gustong mauna sa inyo, siya ang maging alipin ninyo. Gayon din naman, dumating ang anak ng tao, hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod at ibigay ang kanyang buhay bilang pagtubos sa marami." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Hindi naman ganito sa inyo, ang may gustong maging dakila, siya ang maging lingkod ninyo. Inisip marahil lang nanay ni Jaime at Juan na kailangang umangat ang dalawa niyang mga anak. Gusto niyang makatiyak na hindi magiging huli ang kanyang mga anak sa grupo ng mga apostol. Hindi ba't ito rin ang dahilan kung bakit tuwing may mga batang binibinyagan, agad itinatakbo palabas ng simbahan ng sanggol? Naniniwala ang ilang tao ng unang sanggol na may tatakbo sa pinto ng simbahan ang magtatagumpay sa buhay. Paslit pa lamang ang mga bata, isinasabak na agad sa paligsahan. Nilinaw ni Jesus sa ina ng dalawang alagad na baliktad sa karaniwang pangunawa ang paghahari ni Jesus. Hindi ito pananakop ng mga teritoryo, ari-arian o mga nasasakupan sa paggamit ng dahas. Sa puso at isipan ng tao, maghahari si Jesus at tuturuan niya ng paglimot sa sarili at paglilingkod sa kapwa ang kanyang mga alagad. Pagsasagawa, anong ambisyon mo sa buhay? Paano mo binabalak na makamit iyon?